Hi guys, welcome to our channel. So today, ang kakainin natin ay tuyo. So meron tayong dito iba't ibang klase ng tuyo. May danggit, sapsap, dilis, tamban, tapos gulay na kangkong at okra. At saka meron tayong itlog na maalat. So samahan nyo kami ulit guys sa ating mukbang. Let's eat! Tara, kain tayo! Okra. Dahil tikman nga natin ito. Sarap ng itlog na maalat. Hindi siya ganun kaalat. Dilis muna. Yung maraming may paborito nito. Ano to? Danggit. Danggit. Steam kangkong. Pinakurato pala yung sasawan namin guys. Sarap. Insalada. Ginawa namin parang insalada yung ano natin, no? Kamatis, sibuyas, itlog na maalat. Sarap. You want? Yeah. Thank you. Thank you. Pero nung mga bata pa kami, parang ito lagi yung laging inuulam namin. Alam? Ito, bulad. Matusan lang yan, ma. Punta ka doon, bili ng bulad. Ilang piso, marami na. Nung panahon na yun. Dito ang mahal ng bulad. Danggit. Doon dyan, parang gold. Magkano yung bilo mo kanina? 12.50 dirhams, isang pack, isang piraso lang. Hindi nga mga 6 na piraso lang yata. Dulyar na dulyar. 12 dirhams. Mga 6 pieces lang siguro? Oo. Mahal. Tagal na kasi mulang may nakauwi. Gataas yung pag magbakasyon, yung mga pasalubong, tuyo. Marami na kayo staff sa ref. Hindi nakaabot nga sa taon yung bulad namin. Sarap ng okra. Kaya na. Dilis. Can I taste the dilis? Alam mo ba yung dilis sa gana to sa calcium? Calcium? Ayan na. Yung dilis lang? O yung ibang isda din? Yung ibang isda din. Rich in calcium and dilis. Kaya ako yung kwento ng mga lulap-lula ko. Ngayon yung mga panahon ko kaya, wala pang ref. Kaya? Wala.
kung paano nila i-impact yung mga pagkain kasi yung lulot-lula ko, ano na sila eh, mga mangingisda yun. Mm. Kung ginagawa nila, yung ko ba nun, kahit nung mahuli yung isda, yung main, gabi mahuli yung isda, tapos kinabukasan, parang fresh na fresh pa din yung isda. Kahit walang mga nininilagyan ng ice. Saan nang nilalagay? Parang sa banyera lang, sa nagayan ng... Hindi mo nasisira. Hindi tulad nyo yun, pag huli ng isda, lagyan agad ng ice, di ba? Kaya minsan pag kainin mo na parang medyo lanta na yung laman niya. Kung dati hindi talaga, maraming nahuli. Tapos, isang paraan na para ma-preserve to, yun ang yung ginagawa nilang bulad. Marami kaming bulad dati sa bahay. Banyera yun yung ano ng lula ko. Banyera talaga? Oo. Oh. Sabi ganun yung mama dati, yung lula ko, parang... Ang lakas lang, parang kalapaw daw eh. Wala ka sa lula ko. Malakas yun. Kasi may dala yun na ilang ano na sa ulo, tapos may dala pa sa ano, kamay. Yung lula ko yung isda. Yung lula ko yung naglalako ng isda. Tapos gumagawa sila ng mga bulad, maraming bulad dati. Kaya kung bahay namin dati, amoy isda. Amoy bulad. Amoy bulad. Yung puno ng bulad. Bulad tawag sa inyo. Ba't yung iba? Tuyo. Iba na. Kasi Tagalog tuyo? Tuyo, Tagalog. Sa mga Bisaya, bulad. Sa inyo. Bulad din, di ba? Bulad din. Harap. Sarap kay partner sa fried rice. Parang mag-ubot na yung fried rice natin. Fried rice to siya, guys. Konti nga lang. Yung iba nakita ko, pinapartner nila ito sa champorado. Oo, oh, masarap partner sa champorado yan. Champorado? Oo. Oh, sarap yan, umaga. Ang talaga? Oo. Dong din. Oh, kadang. Nagdagdag kami guys, extra rice. Kulang yung ano, yung... Ubus na yung fried rice namin. Fried rice. Kunti na lang kasi yun. Kasi kunti lang yung parang bahaw namin na kanin. Dati ah. Sinasabi nila yung bulad parang 4 months food lang daw. Kasi cheap, mura. Pero ngayon, dahil sa nag-gain ito ng parang sumikat na itong tuyo, parang naging comfort food na ng ating mga Pilipino. Minsan hinahanap-hanap na natin. Pero dati, parang sinasabi na pag ulam mo, tuyo, parang pang mahirap. So, hindi naman. Hindi naman. Nasabi yung bulat. Kaya nga. Pwede mo sinasabi ng dati. Alam ko na yan na joke. Hindi sapsap. Bakit? Kasi, ginsapsapan daw.
Ano bang laki? Ganun yung parang joke din sa inyo dyan. Oo. Umabot din pala sa makulot yung joke na. Thanks. Kala ko summer lang yun. Universal joke. Ano? Ako po. Dati hindi ako kumakain nito. Hanggang doon sa natutunan ko ng kumain. Kunti-kunti lang ako dati kumain yan. Harap ng karukong. Dap-dap. Ang maano lang dito sa tuyo minsan, yung tinik. Kainin mo pati tinik. Kinakain ko pati tinik, kaso yung nung may ibang tinik talaga na medyo malaki. Sabi nyo sasawa. Mm-mm. Bagay na bagay. Pinakurat. Spicy pinakurat. Dito ko lang nalaman yun sa ano. May pinakurat pala. Mm-mm. Alam mo na yun? Dito ko lang nalaman yun. Yung pinakurat sa amin sa Bacolod. Yeah. Yung suka lang talaga na may mga halong ano. Mm-mm. Sinamak. Sinamak tawag sa yun. Sinamak tawag sa amin yung suka, lagyan mo ng sili, bawang, sibuyas. Tapos parang i-ano mo siya para umakta. Para patagalin mo ng bago. Yan, wala pa rin pinakakarap. Ah. Yung pinakarap, yung sarap. Ang dami naman pwede siya ng pinakarap. May mga sweet pinakarap. Calcium. Calcium. Siguro pag fresh na ano, pag fresh na dilis. Hindi ah. Tapos kinakain ang bones eh. Yung bones nito. Ito yung calcium. Ikaw ito na, kinakain din naman natin yung ibang ano. Ganun ba? Nung kasi minsan sa exam eh. Nung kahit nung nag-aaral ako ng nursing. Bird exam? Or ano lang? Sa isa lang na. Ah, sa mga... Gulat niya ako, delish yung answer eh. Kasi parang tricky talaga. Parang hindi mo parang talaga mag-answer. Parang wala kang makita. Yung sa mga dietary sources na ano, calcium. Sarap talaga magkamay. Siyempre. Nakadami na lang subo, hindi mo lang ba ng malayan pala. Bilis mo ba ng rice namin eh. Pero kaya pag makakain ka ng bulat, diretso agad rice eh. Mm-hmm. Kada subo mo kasi ng bulat, partneran mo ng rice. Pero hindi mali yung alat niya.
sarap. Grabe. Apat na okra na ubos ko. Wow, apat. Ang dami. Ay, hello. Dami ba? Na dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, pang sampo na to. Mukhang. Dami ko rin ang okra. That's it, guys. Thank you for watching our mukbang. Bye.